Yes, blessed morning po sa ating lahat. Magandang umaga po at ang bawat isa, alam ko, ang bawat isa ay pinagpala na naman ni Lord at binigyan ng mga pagpapala. And of course, I wanna greet po ang aking channel 1-year anniversary na po, si Dennis Lubay ng Ajman Helping Hand. Kaya mega love celebration for 1-year celebration. Nandito na naman po ang inyong gwapong DJ. Nagbabalik na naman at kaya namang kaabang-abang ang topic natin for today na talagang ang letter sender natin. She is only 64 years old and she is from Turkey. Nakapag-asawa po ito ng Turkish sa bansang Turkey. Ang nag-iisang welcome natin on the line. Mega love shout out po sa iyo and thank you so much, Ma'am Marisa. Maraming salamat po for the trust that you've been giving to me, sa pagtatiwala na ibinigay mo sa akin para mabasa ko po ang inyong liham para sa amin. Once again, thank you so much. Ang liham po na ipinadala niya, it's healing. Ano po ba talaga ang ibig sabihin ng healing? Yan po guys. And I will read the message that what she sent to us and we have also the conversation through online. Thank you so much, Ma'am Marisa from Zorgi. Yan, host, magandang umaga po sa inyo. And I'm so glad and happy to see your channel. Thank you so much naman po, Ma'am Marisa, na I'm very inspired sa lahat ng ipinapalabas mo na nakikita ko. And lahat sila na ipinalabas mo may tama sa puso ko. Ang laki ng naitulong ng mga ganitong channel na kagaya mo. Kung bakit, host, nakapag-send ako sa iyo ng isang salitang healing. Host, for how long I've been here in Turkey and I have married a Turkish man, we've been already 15 years on married life. But suddenly, during this pandemic, dumaan kami sa napakahirap na sitwasyon ng aming buhay. Sa panahon na yon, doon ko nakita na hindi pala lahat ng hiniling mo ay basta-basta matutupad. Hindi lahat ng pinangarap mo ay basta-basta mong makukuha. Dumaan po kami sa panahon na lugmok sa hirap. Hindi ko po ito may pagkakaila sa inyo, host. Meron kaming tatlong anak. Minsan, hindi po kami nakakakain dahil sa sobrang hirap ng buhay na aming pinagdaraanan ngayon. Sobrang sakit bilang isang nanay, host, na yung anak mo hindi ko maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Na akala ko noon, kapag nakapag-asawa ka ng ibang lahi, you will be happy and you will be luck sa lahat ng pangangailangan. But napatunayan ko, it was wrong. Kahit ano pang lahi ang maging asawa mo, kung walang pangarap, walang mangyayaring maganda. And dumaan ng pamilya namin, wala kaming makain. Kumain lang yung mga anak ko, asin na may kasamang tubig sa kanin. Ang sakit, di ba, host? Nung dinanas ko yon, tumanim sa isipan ko, ano ba ang hiniling ko before bago ko mag-asawa? Ang hiling ko lang, bigyan kami ng masaganang buhay. But it was not happened dahil sa nangyaring pandemic na pinagdaraanan natin ngayon sa panahon na ito, host. I'm truly inspired sa lahat ng ipinapakita mo. Binibigyan mo ako ng lakas, host, na mas lalo akong lumaban sa hamon ng buhay. And sobrang saya din ng mga anak ko to see yung channel mo that will give inspiration for everyone. At sila din sobrang humahanga sa iyo, host. Sobrang touch lahat ng sinasabi mo. It was come to us. Kaya ang hiling ko lang, alam ko ipagkakaloob ni Lord sa akin sa tamang panahon. Kaya ako patuloy na kumakapit sa Kanya.
ipapadala mo po sa akin ng sulat. And thank you so much. And I will appreciate from the bottom of my heart lahat ng sinabi mo all about my channel. Maraming maraming salamat po na you've been inspired sa mga ipinapalabas ko po. And maraming maraming salamat po talaga for the trust that you've been giving to me. Unang-una po, kay Lord ako magpapasalamat for giving me the wisdom to share yung magagandang bagay na meron tayo sa mundong ibabaw. Thank you so much, Lord, sa lahat ng wisdom na patuloy na ipinagkakaloob mo sa akin. And maraming maraming salamat po sa lahat na nakakapakinig, sa lahat ng nakapanood ng aking mga palabas. Maraming maraming salamat po for the trust and nai-inspired po kayo sa mga ibinibigay ko pong mensahe. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And Ma'am Marisa, balikan natin si Ma'am Marisa. Yan nga po, hindi po lahat ng hiniling natin, hindi po agad lahat ibinibigay yan. I always believe, kapag humiling ka kay Lord, kailangan gumawa ka. It will not come po na kapag sinabi mo na you just prayed, Lord, eto yung gusto ko, hindi naman yan ibabagsak sa'yo ni Lord agad. Time will come. Sabi nga po nila, everything have process. May proseso po. Ang paghiling po kay Lord, lagi pong nandyan siya sa atin. But, kailangan po nating kumilos. Ramdam ko po ang sinabi mo na sobrang hirap po ng panahon na meron tayo ngayon dahil sa pinagdaraanan po ng mundong ibabaw ngayon. Ang pandemic na ang lahat po talaga ay naghihirap. Mostly, hindi lang po ikaw. Around the world po, napakaraming tao ang naghihirap sa panahon na ito dahil sa pandemic na dinaranas natin. And I pray to God na sana one day, mahil ng lahat ng pain na meron tayo, lalong-lalo ko na po ikaw, Ma'am Marisa. Kung ano man ang iyong agam-agam, magtiwala ka lang sa Kanya. Kung ano man ang iyong pinagdaraanan, ikapit mo lang sa Kanya. Huwag kang mapapagod. Huwag kang mapapagod na humiling sa Kanya. At huwag ka rin mapapagod na gumawa kung ano yung nararapat mong gawin. Si Lord laging nandyan to guide us. Si Lord nandyan lagi para tayo ingatan sa lahat ng bagay. May mga bagay nga lang sa mundong ibabaw na minsan hindi agad natin nakukuha. Pero time will come para ipagkaloob sa iyo ang anumang iyong hinihiling. Anuman ang iyong pinagdaraanan, kumapit pa kay Lord. Si Lord gagabayan at iingatan ka at ipagkakaloob niya sa iyo lahat ng iyong hiniling. Muli po, maraming maraming salamat, Ma'am Marisa from Turkey. And thank you so much din po sa iyong mga anak for continuing to supporting me. Alam ko na mahirap ang iyong sitwasyon na pinagdaraanan ngayon dyan sa bansang Turkey. But God is watching on you. Siya ang laging nakagabay para ingatan ka. Thank you so much po, Ma'am Marisa. And guys, balikan natin. May mga nag-send sa akin ng quotes, napakaganda po. Sa panahon ng kalamidad o trahedya, may paraan ng Panginoon para baguhin tayo at ang ating mga prioridad. Sa isang iglap, lahat ng material na bagay na pinaghirapan natin, makakamtan ay wala ng halaga. Ang tanging mahalaga ay ating pamilya at ang relasyon natin sa iba. Totoo po yan. Ang lahat po ng bagay na nandito sa mundong ibabaw ay hiram lang po natin. Sa isang iglap, pwede po yung mawala. Pero yung pamilya natin, lagi silang nandyan para alagaan tayo at para ingatan tayo. Lalong-lalo na po si Lord. He is always our side to guide us. Alagaan tayo sa araw-araw ng ating buhay. Yes, mega love, shout out once again.
Sa bawat pagsubok sa buhay, huwag kang matakot. Dahil habang may buhay, may pag-asa. At laging may bagong umaga. At higit sa lahat, andyan ang Diyos para samahan ka. Sa lahat ng ating pinagdaraanan, si Lord laging nandyan. Si Lord ayaw niyang nakikita ang kanyang anak ay nahihirapan. Ang gusto niya, ang bawat isa may pagpapala. Minsan, tayo'y maraming pagkakamali sa ating buhay. Nakakalimutan nating tumawag kay Lord. Baka ikaw, nakalimot ka na sa Kanya. Kilala mo ba siya? Lumapit ka ba sa Kanya? Hindi yung kapag may problema lang tayo, sakalang tayo lalapit sa Kanya. Kapag wala, okay lang tayo. Pero kapag may problema, tawag tayo sa Kanya. Dapat hindi po. Dapat, kahit wala po tayong problema, marunong tayo magpasalamat sa Kanya. Pagising mo pa lang ng umaga, magpasalamat ka na, Lord, thank you so much for this wonderful day that you was given to us. Napakagandang araw po ng mga biyaya at pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin. Dapat ganun po tayo. Matuto na po tayo na lumapit sa Kanya. Kung hindi ka pa nakilala, seek the Word of God. Hanapin mo po sa puso mo si Lord. Hanapin mo po ang salita niya na laging nasa atin. And we go for the next one. Marami ka mang hiniling kay God na hindi niya naibigay. Mas marami naman siyang ibinigay na hindi mo hiniling. Tama po. Napakaraming bagay ang hindi natin nakikita kasi hiling tayo ng hiling ang tinitingnan natin yung hinihiling natin. Pero yung ibinigay niya, nagiging bulag tayo. Hindi natin tinitingnan. Ang dapat lagi nating tinitingnan kung ano yung mga biyaya na ipinagkaloob sa atin, ipagpasalamat natin. Maliit man yan o malaki ang dumarating na biyaya, be thankful po tayo. Kasi lahat ng biyaya ng yan, ipinagkaloob sa iyo ni Lord. Si Lord gagamit ng ibang tao to give you. Kapag nagdasal ka, humiling ka ng taimtim sa Kanya, ipagkakaloob yan na sin ni Lord sa iyo. Ngunit, hindi rin sa araw na yon. Sabi nga nila, ang lahat ng bagay ay may proseso. It will be start from yourself. Kailangan mo magdasal, pero kailangan mo rin gumawa. Kailangan mong kumilos. Ang lahat ng biyaya na meron tayo sa mundong ibabaw, it was already given to us. We need to wake up. Magising na tayo. At ang lahat ng biyayang iyan ay kasama na natin. Kasama natin si Lord sa hirap at ginhawa. He is always with us to guide us. Muli po, maraming salamat na naman. Once again, napakaganda ng topic, healing. Thank you so much for the love. Once again, this is your guwapong DJ from Achman, Dennis of Achman Helping Hand. Mega love, shout out to everyone and God bless us all.